Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si JFG at today ngayong araw may mga ituturo ako sa inyong Android tips and tricks na baka ngayon mo lang malalaman. Ngayon mga kaboom, bago tayo magsimula, hinihikayat ko nga pala kayo na mag-subscribe and also ring na rin ninyo yung notification bell para lagi kayong updated pag may panibago tayong video. So 203,000 subscribers na tayo mga kaboom, maraming salamat sa inyo, tuloy-tuloy pa natin to. So tara, simulan na natin yung video. So simulan na agad natin sa number 1. So yung number 1 na ituturo ko sa inyo is yung paggamit ng tinatawag natin na digital well-being. Itong digital well-being, makikita nyo to pag pumunta kayo dito sa Android settings ninyo, tapos scroll down na agad ninyo, makikita nyo yung digital well-being and parental controls. Ngayon, pag pumunta kayo dito sa digital well-being, makikita nyo dito yung normal na pag-usage mo sa phone mo. So for example, sa akin, makikita nyo, most of my time, nagagamit ko yung phone ko for Facebook, then Lazada, pag nanonood ako ng anime, Wild Rift, YouTube, Facebook Lite, and others. So dyan yung mamomonitor yung ginagawa ninyo. So kung may anak kayo, pwede nyo din makita dito yung kung ano yung mga normally na ginagawa niya. And ang maganda dito sa digital well-being, meron siyang tinatawag na focus mode. Na pag nilagay nyo siya sa focus mode, may mga applications na hindi siya magagamit with a specific time na ilalagay nyo siya. So for example, lagay natin for example Wild Rift. So for example, meron kayong anak na mahilig mag Wild Rift, or for example yung sarili nyo, may mga time na hindi nyo napipigilan na maglaro, kailangan i-turn on nyo yung focus mode. So ang gawin nyo, check nyo lang yung Wild Rift, tapos pindutin nyo ngayon dito yung set a schedule kung gusto nyo naka-schedule. Pero pwedeng i-turn on nyo na agad, pero sabihin natin mag-i-schedule lang tayo. May kita nyo dito end, tapos sa taas yung start. So ngayon for example 12:51, lagay na lang natin ng 12 p.m. until sabihin natin hanggang 3 p.m. So for example, from 12 p.m. hanggang 3 p.m. hindi ka pwedeng makapag Wild Rift kung sino man yung gumagamit ng phone. So pwedeng yung anak mo, pinsan mo, or yung sarili mo. Pag pinindot natin ngayon yung set, so makikita nyo ngayon, naka-turn on na yung focus mode natin dito sa League of Legends Wild Rift. So pag binak natin yan, makikita natin, so makikita nyo yung League of Legends Wild Rift para siyang color white. So pag kinlik natin yan, ano mangyayari? Focus mode is on, Wild Rift and other distracting apps are paused right now. So ibig sabihin, hindi natin pwedeng gamitin yung Wild Rift. So kailangan magagamit nyo to pag may mga kailangan kayong gawin, kailangan nyo talaga mag-focus at kailangan mapigilan nyo yung sarili ninyo. Ngayon naman, next na ituturo ko sa inyo is kung paano natin gagawin full screen talaga yung phone ninyo. So for example, ayaw mo yung meron ditong mga icon. Kung nakikita nyo, ito yung home button, back button, tapos yung recent tabs. So kung ayaw nyo may ganyan, kasi minsan nakaka-distract yan, tapos hindi nyo na-enjoy yung pagiging full screen ng phone ninyo, ang gawin lang ninyo, punta kayo ng settings, hanapin nyo dito yung home screen kung naka-Xiaomi kayo. Pero pag hindi kayo naka-Xiaomi, pwedeng hanapin nyo na lang sa settings kasi magkakaiba tayo ng ginagamit. Hanggang makita nyo dito yung system navigation, or sa ibang phone, navigation buttons yung tawag sa kanya. So hanapin nyo lang yun, then ang gawin lang ninyo, from buttons, ilipat nyo to gestures. Ulitin ko, pwedeng sa ibang phone, iba yung tawag dyan, basta meron siyang term na navigation. So pwedeng system navigation, navigation buttons, navigation tools, etc. So ngayon makikita nyo, nawala na yung buttons dito sa baba. And may mga kakaiba na tayong kailangan gawin na gestures. For example, para mag-home tayo, isa swipe up lang natin. Pag magbaback naman tayo, isa swipe lang natin dito sa gilid. So para sa akin, mas madali yung ganito kasi every time na magbaback ako, kahit nasa ang part ng screen, pwede ko siyang iback. Unlike pag may navigation buttons ako, kailangan sa baba ko pa siya pinipindot. Which is, pag malaki yung phone mo, mahihirapan ka talaga. Yung next trick naman natin, actually medyo common lang to, pero madami ako nakikita na hindi pa siya ginagamit. So pag medyo malabo yung mata mo, or medyo ayaw mo ng medyo maliliit talaga yung text, gusto mo maging malaki yung text ng phone mo, ang gagawin natin ngayon, hahanapin nyo ngayon yung display sa phone settings ninyo. Hanggang makita nyo dito yung text size. So pag pindot nyo yung text size, makikita nyo dito, pwede nyo baguhin kung gaano kalaki yung text size ninyo. So pwedeng large,
pwedeng extra large, pwedeng extra extra large. So pag malabo yung mata mo or pakakilala ninyo or mami ninyo, para hindi na siya nagsasalamin every time nagagamitin yung phone niya, pwede nyo nalang lakihan yung text size niya. So makikita nyo pag binak natin ngayon, yung display natin lumaki yung, parang lumaki yung screen natin. So ako hindi ko preferred yung ganun since hindi naman malabo yung mata ko. Pero kung sakaling sa tingin mo makakatulong sa yung ganito, pwede nyong baguhin na lang. Kesa naman na-hassle pa kayo na laging kailangan ninyo magsalamin every time nagagamitin nyo yung phone nyo. So ito mga kaboom, ito bonus trick na lang to, bonus tip ko na lang sa inyo bago matapos yung video. May tinatawag tayo ngayon na notification lag. So yung notification lag, kung di nyo pa natatry, so minsan may mga nagpa-pop up tayong notifications, kaso nga lang accidentally napipindot agad natin yung clear all. So bago mong pamakita kung ano notification ba yung nag-appear, kung sino ba yung nag-chat, sino ba yung nag-text, minsan nadidelete mo pa. So anong nangyayari? Nawawala na kasi napipindot natin yung clear or delete all. So ngayon may tinatawag tayong notification lag para kahit na delete mo yung notification, na clear mo yung notification, mababalikan mo. O sa ibang phone, pag hinold nyo lang yung home screen, tapos pinindot nyo yung widget, may makikita kayo dito na settings, or minsan nakikita nyo na agad dito yung notification lag. Kaso nga lang, sad to say, dito sa phone ko, wala akong nakikita na notification lag. Itong notification lag na nakikita nyo dito is application siya. So pwede nyo itong i-download, notification history lag. So ilalagay ko na lang siguro yung link sa description. Sa maganda dito sa notification history lag, pwede ito sa mga cellphone na walang built-in na notification lag. Kasi may mga phone like Samsung, Asus na meron agad na ganitong function. Pero sa akin, wala. Ngayon, pag inopen nyo itong notification lag, tapos pinindot nyo yung advanced history, makikita nyo doon lahat ng mga past na notifications ninyo. So hindi ko na i-click kasi makikita ninyo kung ano yung mga naging past notifications ko for privacy na din. O sigurado ako, karamihan sa inyo, magagamit to. So yun lang muna mga kaboom, sana nakatulong yung video na to sa inyo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Share nyo na rin to sa mga friends nyo para alam din nila yung mga simple yet para alam din nila yung mga simple yet useful na mga Android tricks. So yun lang, ingat kayo palagi at maraming salamat.